So last week, tapos natin yung Matthew 24, 4 weeks tayo doon, and Matthew 25, nakadalawa na tayo, parable of the 10 virgins, may kinalaman pa rin sa end times, okay? And then sa, ano yung last time, yung talents, okay? So may, again, mayroon tayong mga, sinisimbolize, okay? Especially yung magkataka ka, lima na yung sa kanya, binigyan pa siya ng isa. Tapos yung napakasama naman ng Diyos. Hindi ganun. Naliwanag natin last time yun, ha? Sa mga parables ito, mayroon siyang pinapaliwanag sa atin. Especially kung context ito, nakita niyo, di ba? After ito ng end times. So may sinasabi siya din, sabi ito mabigat ng judgment ng Diyos pag siyang nag-judge. No? Kaya tayo, nag-preach din tayo ng mabuti ang Diyos. Ito naman kasi mabuti ang Diyos. Pero hindi pwede po ganun. Mamimiss natin yung katotohanan ng karakter ng Diyos. So dito pinapakita, ang tindi niya, di ba? Again, di yan totally pinapakita siya. No? So usually pa siya dyan. Hindi yan yun. Ibig sabihin lang yun, kung paano tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, gamitin natin. Pag hindi, may kaparusahan. No? At isa doon sa yung mawawalan ka. Eh, even worse. Hindi lang siya nawalan, di ba? Sabi doon. Parang sinabi niya, punta pa sa impyerno, di ba? So, hindi yan. Okay? So, matindi ang judgment ng Diyos. Ngayon, actually, ito, matindi na ito. Makikita natin, kung hindi mo maunawaan yung context nito, pwedeng gamitin ito ng iba, talagang ginagamit ito ng iba na ang kaligtasan ng kaluluwa daw ay kailangan mong gumawa. Diba? So, nabasa niyo yung nabasa natin. Okay, nangyari doon, ay, dinamitan mo ako. Oh, ibig sabihin, pag dinamitan mo yung mahirap, nakain nyo sila, uy, nag-iipon na, pwede na akong maligtas. Kasi sabi doon, anong gagawin sa'yo? Ayan, oh. In as much as you have done unto the one of the least of these, my brethren, you have done it unto me. Wala naman sinabing sa langit, di ba? Pero kasi yung kabila naman, yung mga kambing, sa kaliwa, okay, sabi dyan ay, ayan, and they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So, ito niyo yung problema. So, parang ang nangyari, ay dahil pinakain niyo yung mahirap, dinamitan, binisita, mga nasa kulungan, okay? Parang lumalabas, ay may maliligtas ka. At yung hindi gumawa nun, ay, nako, sa impyerno, okay? So, kaya kunin natin yung context. At magigit ko kanina, ito ay after ng end times, Matthew 24, okay? Then, Matthew 25, dalawang parable na may kinalaman sa ating paglilingkod sa Diyos at pagiging handa at hindi handa. So, yung hindi handa ay negative. Okay, inilalate natin yung 10 virgins sa hindi handa, maaring mga Kristiyanong hindi handa, o yung iba naman, especially unsaved. Hindi sila naganda, akala nila ang Diyos mabait. Mabait naman talaga siya, pero hindi na-miss nila yung ano, na may sarado pala ng pinto nangyayari, di ba? Eh, normally, pag kasalan nga ngayon, eh, kahit late ka naman, okay lang, basta may regalo ka, di ba? So, again, di yun ano eh. Hindi kasi yung perfect illustration. So, pero malinaw dun. Na, tingnan nga ulit natin yun. Ano ginawa dun sa mga virgins. Ano let, foolish. Wala naman sinabi. Basta hindi lang sila nakapangyo dahil nasaraduhan sila. Okay? And then yung 10 talents, ay ganun din. So, tingnan nga natin kung yung pinaka-concern natin dito yung mamali ng interpretation to, no? Kaligtasan ng by works, okay? So, tingnan natin, ano ba nangyari? So, when the Son of Man, start of another paragraph, shall come in His glory and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Now, ano yung sabihin nun? Kailan yan? Kung yung Matthew 24 and times, kailan kaya, ano kaya to? Kailan ba siya darating? At kasama ang kanyang mga angels, at siya upo sa kanyang trono.
So ngayon, nakaupo na siya doon sa kanan ng ama. Pero, darating siya eh. Kailan mo siya darating? Wala naman tong ano eh. Wala namang iba yan eh. Kailan mo siya darating ulit? End of the world. Second coming, di ba? So, at malapit na. Okay, so ano to? Sa millennium to. Kasi, yan. So, sa millennium to. Naintindihan nyo, naalala nyo ba yun? Ano mauna? Rapture? Ano mauna? Rapture o Antichrist? Antichrist. And then? Rapture. Second coming. Isa lang yun, di ba? Then, may 3.5 na rat. So, usgan na yung mga sa mundo. Hindi lahat mamamatay. Hindi lahat ay unsaved. Pero marami doon unsaved, kaya nga pinaparusahan yung mundo. Pero iba doon, maliligtas. May preaching pa, mayroon pang the gospel of the everlasting kingdom, dinala ng angel, mayroon 144,000, mayroon 2 prophets, 2 witnesses. So may maliligtas pa. Ito yung mangyayari ngayon. Okay? Sabi dyan, and before him shall be gathered all nations. Tama, di ba? Kasi pag dumating na siya, sa akin na to, sabi sa Matthew, ano naman yun, 11 ba yun? Ah, sorry, Revelation 11. And the kingdoms of this world are become the kingdoms of the Lord. So, tapos na ang kwento. Pagkatapos ng 7 years, okay, pagkatapos ng tribulation, then what? Ano na? Ito na yun. Maghahari na siya ng 1,000 years, pero bago yun, may mangyayari. Okay? Sabi dito, magagado yung all nations. Ayan na, haharap na sila. Hindi pa ito yung Great White Throne Judgment, ha? Saka pa yun. Ito, isa lupa. Sabi dyan, he shall separate them one from another as a shepherd divided his sheep from the goats. Ayan na. So, hindi tayo farmer, no? Pero alam ko, may pagkakapareho bang sheep sa goat? Anong pareho nila? Yung sound, di ba? Medyo, sabi nila, me, tsaka ba. Pero pag hindi ka marunong ako dati, parang isa lang sa akin yun eh. Kasi minsan, nakakarinig na, meron kaming kapitbahay dati dyan. Meron silang kambing, marami. Tapos meron parang sheep. Parang ganun din eh. Okay? Pero ang ibang-iba sa kanila, syempre yung kulay. Hindi, meron din black sheep eh. Yung balahibo nila, tsaka syempre yung attitude ng ano, ng mga attitude ng goats tsaka ng sheep. Okay? So, hinalintulad ngayon yung mga tao doon ito, all nations. Oh, dito kayo. Tapos siya na yung maghihiwalay. So, ngayon actually, ginagawa niya na yan. Di ba? Napansin niyo ba yung maliligtas, tinatawag niya, at ginagather niya sa church. Okay? So, pero sa church, meron pa rin hudas, may goats pa rin. Pero dito, wala nang ano, talagang siya na yung maghahati eh. Mamaya, makikita nyo anong gagawin niya siyempre sa goat. Ay, nakakatakot. And he shall set the sheep on his right hand. Okay, hindi makakanan si ano, basta ano lang yun. Yun ang madalas si kanan. O, dito kayo mga sheep. Dito kayo mga goat. Naku, hindi kayo goat ha. Mari lang. Then shall the king say unto them on his right. Okay, mga sheep. Come, ye blessed of my father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, ano mangyari dito sa mga tribulation and wrath na nakaligtas na physically tsaka naligtas pa. Ano mangyayari sa inyo? So, ha? Inherit the kingdom of God. So, ligtas kayo. Pasok kayo sa millennium. Okay? So, siyempre tayo, yung mga nauna na, eh, doon na tayo. Kasama tayo doon. Pero maganda sa atin, immortal na tayo. Sila, tao pa rin. Ayun yung pagkakaiba nun. At ito yung sinabi dito, sabi, bakit? For I was unhungered and he gave me meat. Nabasa natin kanina yan. Basically, mga good works. So, naked, yan, bilis. Yung tanong, ito na, address na natin yung question. Sabi doon, naligtas ba sila dahil sila gumawa ng mabuti? Parang ganun, di ba? Pero, malilinaw na yung mga verse na believe only, not by works. Okay? Believe, not by works of righteousness. Okay? Not by works, lest any man should boast. So, hindi natin kukwestiyon kasi malinaw na yun eh. So, ano yung magiging ano ngayon natin dito? Ang gagawin natin dito? Tingnan natin kung malinaw ba ng kaligtasan ng kaluluwa.
At saka ito pala, sabi dito, sa 37, tignan nyo. Sino daw yung nasa kanan? Righteous, mga sheep, mga inherit kingdom of God. Sabi dyan, Lord, kailan ka namin nakitang na gutom, no? At na uhaw, at ikaw ay, diba, kilala ka namin eh, pag-ilig ko lang ka talaga namin. Okay? Basically, sinabi lang dito, kasi nga, nung kayo ay gumawa ng mabuti, especially sa inyong kapwa, ito'y ginawa nyo na sa akin. Okay? And then, so mga, siyempre, inontas naman yung mga kambing. Okay, sabi dyan, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, malino na, ano to, impyerno to. For I was hungered, yung kabaligtaran, okay, siya'y nagutom din, siya'y nauhaw, pero hindi siya binigyan. At siya'y naging stranger, hindi siya kinomfort, no? Hindi siya dinamitan, at hindi siya dinalaw. At meron pa rin yung nagsabi, no? Kailan ka namin nakitang ganyan? Pero sabi niya, inulit lang niya. Dahil nung ako, eh, hindi niya pinagawan. So ngayon, paano to? So kung papansin ninyo, dahil malinaw na yung belief by faith, kaligtasan, anong alam na dito? Anong sagot natin dito? Okay. So una, hindi sinabi ditong kumbaga judgment na to eh. Judgment na. Okay. Hindi sinabi dito kung bakit ito ba talaga yung ito ba yung ginawa nila at sila ay naligtas. Sinabi dong ginawa nyo to at ligtas kayo. Hindi sinabing dahil kayo ay ginawa nyo to at kayo hindi nyo to ginawa, hindi nyo ginawa, kayo ay parang ganun actually pag binasa mo, pero in light of the other scriptures, siyempre hindi ganun. So ang ating interpretation dito is ano lang. Simply put, yung taong ligtas, madalas ay hindi talaga maglilingkod sa Diyos. Hindi rin lagi, pero madalas ay hindi. Kasi nga, righteous ka nga eh. Di ba? So yung napakadali na sa iyang gawin yung mga mabuting bagay na yan. Then, ngayon, itong mga kambing, wala pala dito yung sinabing ano, pinatay sila. Sinabi lang ay, cursed into everlasting life. Actually, yung isang parable naman, sabi doon, gather nyo sila, tapos, patayin nyo. Okay, tingnan nga natin yun. Sumasama yun. Okay. Luke 19. Ito yung parable of wicked servant. Okay, actually ito nabasa natin. Right? Nalala nyo to? The parable of talents, di ba? Yan. So, yan. Dito naman, 10 pounds. Okay? As yung isa, ano, day pound. Had. So, ibang ano, iba yung, ano niya, pound, tsaka yung 1, naging ano, naging 10. Okay, medyo ibang kwento, pero ganun, basically ganun din. Pero tingnan nyo itong nangyari sa bandang huli. No? So yan, hindi niya, di ba, maparusahan na siya. Ganun din, binigay yung kanya dun sa meron ng 10. Okay, so parallel yan. Ayan, so, pero pansinin niyo sabi dito, yung servant niyang yun, isa lang yun eh. Diba? Eh no, the wicked servant, isa lang. Pero banda sa huli, sabi diyan, but those mine enemies, which would not, that I should reign over them, bring hither and slay them before me. Sa Tagalog, itong mga ayaw akong ano, ayaw nyo akong gawing ano, Diyos ha, Panginoon, ayaw nyo ha. Oh.
Anong gagawin ko sa inyo? Okay lang ba yan? Siyempre, hindi. Ano sabi niya? O di, hiwalay na lang tayo. Ganun ba? Hindi. So, papatayin sila. So, medyo matindi. Kaya, ganun po yung. Kasi nga naman, may sinasabi ka rin kasi sa Bible na pagkatapos ng end times, lahat ay maliligtas eh. Okay? Pag pinag-aralan nyo yun, yung sinasabi nilang sa Israel, na pangako daw ng Diyos na lahat ng Israel ay maliligtas. Pag in-interpret mo actually, pag inaral mo, hindi yung ililigtas sila bigla-biglaan. Talagang ligtas lahat ng Israel. Kasi ang Israel, ang church, yung mga naligtas. Oh. Eh, anong gagawin doon sa pumasok na buhay pa? Ah, patayin. No? Kaya kahit makaligtas ka na doon sa ano, siguro sobrang yaman mo rin, ay tago mo ng bunker mo. Kahit may mga hell dyan, di ba? Yan ang bunker. So, pati yung mga scorpions. Okay? Maligtas ka kasi nasa bunker ka eh. Eh, dumating ang Panginoon. Anong gagawin sa'yo? Hindi ka naligtas. Diba? So, patay ka. So, ngayon, pinatay na lahat ng unsaved. Ano natin, ha? Mga saved, yung mga bumalik, na-rapture tayo, di ba? Balik tayo. Tapos, yung mga naligtas pa sa tribulation tsaka sa rat. O di, ligtas na lahat. So, ang papasok lang sa millennium, ligtas. Pero yung mga anak nila, hindi automatic ligtas. Magkakaanak pa yung mga yan. Siyempre, ang kaligtasan, personal faith lagi yan. Yung iba dyan, mag-iisip ng ano. Kaya end of the millennium, may rebellion na naman. Okay? Okay, so medyo ang bilis lang yun ah. Okay, kasi yun na yun eh. Yun ang pinaka dapat natin address dito. Hindi to work salvation. May sinabi dyan gumawa ng mabuti, gumawa ng masama, nasa impyerno. Pero hindi malinaw na kung binilisan mo, hindi, nakikita ko kung bakit ka magkakamali. Kitang-kita naman eh, di ba? Nagamit ito ng iba. Pero hindi malinaw dito yung kaya sila niligtas, righteous na sila eh. Hindi naman sila naging righteous dahil gumawa sila ng ano, there's none run, there's none righteous nga eh. So bakit sila tinawag na righteous? Tsaka ang Diyos ang nag-ano eh, naghiwalay eh. Ibig sabihin ba na itong mga to? Pwede ba itong mga to, mga businessman na believer, pwede ba na nilokohin ng Diyos? Nagpakain ako, nagpa-feed ako, diba? Yung mga philanthropist na atheist, ibig sabihin nyo, maliligtas yun? Siyempre, hindi. Okay? So, yun na yun. Question. Yun yung ano dyan eh. Question. Magpatapos na tayo. O, tapos na yung ano. Napansin nyo yung mga pula. Yun yung Olivet Discourse. Dalawang chapter. So, hindi lang Matthew 24, sa amin 25. May mga backup, alam. Lesson. Tapos na tayo end times. So, ganun lang naman yan eh. Kasi pag nakuha mo yun na yun, 7 years, anytime yan, mag-start. Okay? Pero yung rapture, hindi mo alam exactly. Maaring na, ano na yun, nag-start na yan. Hindi pa natin alam. Kasi magpapakita lang naman yung Antichrist, malapit na. Sino ba yung nakikigera ngayon? Mga US, di ba? Sila ang ano eh. Nagkakanker na nagkakanker eh. Eh, maraming Hudyo sa US. Kalahati ng Hudyo nasa US. Okay, nasa States. So, hindi natin alam, baka ando na yan, sineset up na yan. Pag mga ilang araw na lang, magpapakilala na yan, ayan na yung kakaalaman na tayo. Pagkatapos ng tribulation, then wrath, rapture muna, second coming, wrath, then millennium, and then, after millennium, ano na? Ha? Ayun na yung new earth, new heaven and new earth. New Jerusalem din. Okay, tapos na tayo. So yun ang pinakabuod niyan. Sana naintindihan natin lahat yan, okay? So ngayon din tayo mga tapos doon. Eh, alam natin yun ay pinapisay pa lang. Hindi pa tapos ang aral sa buhay natin, sa Matthew. So kung alam na natin mangyayari, pinaniwalaan natin, naintindihan natin, maganda yun. Habang nabuhay ka ulit dito, nakakatingin ka sa future, ganyan ang mangyayari.
Kaya hindi pa tapos ang lahat-lahat. So, makikita natin after dito, dito pa papatusahan ng Panginoon. Napakatinding dagok sa kanilang church, no? I-endure pa nila yan bukod sa Panginoon, pati yung mga disipulo. Okay? So, pwede nating aral doon ay, kahit Kristiyano kung marami ka ng alam, hindi ibig sabihin na wala nang mangyayaring masama. Ay, marin, dito na ako sa church. Pastor namin, alagaan ako nito. Ibig sabihin nun, wala nang mangyayari. Wala nang labanan. Okay? To labanan to eh. So, ano. Okay, nakikipaglabanan lagi kasi. So, si daddy rin, mga may labanan si daddy eh. Diba? So, ako, nakikita ko rin. Alala ko tuloy yung mga, ano, kasi nga sabi siya, 50 baptized. Asa na ba yung mga inaano natin dito? Sumagot naman. Sina, ano. So, pray natin, pero hindi tayo pwede maghintay sa kanila. Hindi natin ito, ano, feeling ko, yung batasan, mga ano ito eh. Dahil sa daming tao dyan eh. Meron daw eh. Pero, ewan ko. Sabi na nga, gusto ko rin daw. Anyway, natin tayo sa 26. Okay? So, ano nangyari? So, ito ay inulit na naman niya, no? And came to pass, when Jesus had finished all the sayings, he said unto his disciples, ye know that after 2 days is the feast of the Passover, the Son of Man is betrayed to be crucified. Okay? So, ito na nangyayari na yung mga pinapisay sa kanya. So, again, minawarningan nila ito, inahanda niya yung mga disipulo niya. Sinabi na naman nila, pero kasi hindi na totally naiintindihan. Pero pinapalalahanan pa rin sila. So, pwede natin makita ang lesson dito. Ano, alam talaga ng Panginoon lahat. Again, pag nadaanan natin yun, yung paano yung timing, nung namatay siya. Okay? Ano siya namatay? Siguro mga Wednesday, Thursday. So, lahat daw yun ay sa Thursday, Friday, Saturday. Lahat yun ay holiday sa kanila. Holiday, Sabat, lahat yun. Hindi Sabado, yung iba dun ay Passover, tapos ano yung... pero yung talagang walang trabaho is 3 days. So, lahat nung namatay siya, bawal ang trabaho. So, timing na timing yun. Kasi hindi yan nangyayari every year. Okay? May mga iba dyan na first day of the week, the 14th day of ganyan. Hindi yung tumatiming lagi ng Wednesday, Thursday. Pero nangyayari yun ng year na yun, sakto. Okay? So, alam niya na mangyayari na yun. So, ano nangyayari? So, at this time, marami na tayong nakita ano nangyayari sa buhay niya, di ba? Ano nangyayari sa buhay niya? Nag-preach siya dahil nagagalit sa kanya, naiipon na yung kalaban niya. So, marami siya naiging disipulo, pero naiipon din yung kalaban niya. So, sa buhay natin, mangyayari yan. Pero hindi ka dapat matakot kasi nga, bandang uli, matutunan mo na hindi mo pwedeng, hindi mo kayo please lahat ng tao. So, why try? Okay? Kailangan mo rin maglingkod sa Diyos. May mga magagalit sa'yo. So, dito, mga galit sa kanya, mga officialis pa. Okay? Chief priest, scribes, elders of the people, okay? High priest, so si Caiaphas. Yung high priest nung panahon na yun. And consulted that they may take Jesus by subtlety and kill him. Ano ulit yung subtlety? Pagkunwari or sa paraan na hindi madaling makita or madetect. Okay? Nalala niya yan, ang unang ginamit yan kay Satan, di ba? Pero sa Proverbs, okay lang din minsan yan. Kasi sa atil, ibig sabihin, yun nga, minsan ginagamit siya ng mga wise people para sa katuparan yung sila mangyari. Kung may wisdom ka, magagawa mo yan. Pero hindi positive yan, hindi negative lagi. Kay Satan, negative. Sa Proverbs, positive. Dito, ano siya?
Sa palagay nila, positive yan. Alam nyo ba ang ano ng mga Hudyo kay Jesus? Kaya galit na galit yan. O talagang sinabi nila doon sa... Kahit nga, pag tinanong sila, umigiani sila, galit na galit sila dyan. Pinapangaral nila yon sa kanilang mga ano. So siya daw ay dapat lang patayin. Ganun ang sinasabi nila. Pinanindigan nila yon. Pero alam natin na ito ay masama ngayon. Mali nga yun. Pero sa palagay nila, sa mata nila, tama lang yun. Kasi ininsulto daw nila yung mga Pharisee, ay, mga scribe, tsaka yung mga leaders nila. Okay? So, lesson na ito, makikita natin dito, ano? So, kung lingkod ka ng Diyos, magkakaroon ng kaaway, ang hirap ng kaaway mo, kasi hindi basta-basta, ang hirap, madali yung kalaban mo na harapan eh. O sige, suntukan tayo. Diba? Pag yung kalaban mo hindi malaman, kala, nangingitian ka. Okay? Pinagpaplanuhan ka na pala. Okay? Sabi diyan, consulted. No? Paano kaya natin ito mapa? Eh, matinong tao ito. Actually, yun ang protection natin sa sarili natin. Kung ikaw sumusunod sa Diyos, matinong ka, nagtitinong ka. Medyo protektado kasi anong gagawin sa'yo? Parang si Daniel. Ano ka nila sisilain? Wala kang magawa. Diba? Wala kang ginagawa mali eh. Saka nila uhulihin. Lahat ng ginagawa mo tama. Kahit sila mismo, alam nila yung tama. Ba't ko ito uhulihin? Okay? Kaya hirap na hirap sila ito. Yung tabaho nila. Basta may gumagawa daw yun eh. Nagtatanim ng ebidensya, diba? Ng mga masamang tao. So, mangyayari sa atin yan. Kaya mag-iingat tayo. Pero, yan, tanggapin natin. Yan ang talaga eh. Ang Panginoon, ginawa sa kanila yun. Diba? Kaya sabi dito, but they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. So medyo may delikadesa rin kahit paano. Huwag natin patayin ng maraming tao. Nakita niyo yun? So masama na itong mga tao ito, pero nag-iingat din. Bakit? Kasi alam nila, sinong kakampi ng matinong tao? Napansin nyo dyan? Napansin nyo ba kayo sa balita, di ba? Anong ginagawa ng mga napapersecute? Nagpapaawa or nag-appeal sa public, di ba? Napansin nyo yun? Tama naman yun, kasi pag alam ng public na ikaw ay matino, tapos pinapersecute ka kahit sino man yan, gobyerno man yan, magkakaroon ka ng kakampi sa public. Okay? So, ganun yung nangyari dito. Kumbaga, ang napansin natin, nag-iingat yung mga gumagawa ng masama pag maraming tao. So, pwede natin gamitin yun in our advantage. So, kaya nga nabanggit ko sa inyo last time, bakit ka nag-record sa YouTube? Eh, kasi pag nag-uumpisa pa lang tayo, may nainiran eh. Biruin mong, di na akong naniniwala sa repentance. Sinungaling tong taong to? Nakakapikon eh. So, kaya yan. Paano mo itatanggi ngayon pag naka-record tayo? Every time, hindi ko na ni-review yan. Pag ano, putol sa unahan, putol sa ano, upload. Hindi ka ni-reviewin yan. Ano, itatago ba tayo? Wala naman eh. Okay? So, pagkakampi mo, pag pinapublic yung preaching mo, wala mo gasabi siya, ay, ganyan tinuturo niyan. Ay, pinapakinggan ko lagi yan eh. Hindi niya mo ganyan sinabi niya, di ba? Ang Panginoon ganun din. Kaya may time din na sinabi niya, di ba? Naalala niyo, sinabi niya, lagi akong nag-preach publicly, hindi niyo ako hinuli. Naalala niyo yun? Kasi nga, yun ang kakampi natin ng public. Okay, kahit ba sabihin mong yung public ay hindi latch and righteous, pag open yan, madalas ay hindi, kaya lagi sinasabi sa Bible, pag open ka, diba tayo, nag-preach tayo, napansin niyo ba? Nalalagyan sa YouTube yung ano natin, aral na, walang tinatago ang Baptist. Pero yung mga Mormon, yung mga kahit Catholic, may mga ano sila nakakaalam. O bakit, paano pinili yung Popa? Secret yun. Pinagmitingan na nga, closed door. Tapos yung nagpapari pala yung nakausap kong yun. So ganun din, sinabi ko sa kanya, bakit ka hindi tinanggap? Eh, secret yun eh. Nag-uusapan nila yung nakakaalam. Sa atin, pag nga pastor ka, di ba, alam nung church yun.
Pag nag-agree yung church, yun na yun. Hindi yung... Tago. Ano pa ba? So, yan, kakampi natin. Tandaan niya, maganda nga na yung aral yan. Gusto mo protecta yung sarili mo, make yourself, your belief, public, and then, sila yung mahihirapan ngayon. Pag-iisip sila ng, paano ko, ano yung itong taon to? Okay? So, now, when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, okay, medyo nag-ano pa, no? Ito na yung malapit na siyang patayin talaga, di ba? So, sino tong woman na to? Hindi sinabi, pero sa John, pinangalanan niyan, siya ay si Mary Magdalene. Siya ay may dalang alabaster box, a very precious ointment, and poured it on his head, and he sat at meat. Okay? So, anong ginawa nitong si Mary? Hindi sinabi dito, pero sa John sinabi. Meron siyang pabango na napakamahal at napaka... Sino ang may tinatanong sa band? May pabango itong bango eh. Yung last week eh. Hindi mahilig dyan. Pero mahal yung mga yan eh. Bakit ganun? Kasi nga, pinaprocess yan. Kung ilang bulaklak ang lalo dati. Ngayon kasi. Pero yung mga original, ganun. Matagal wala yung amoy. So pag meron kang ganun, hindi mo ginagamit ng binubuhos. Di ba? Anong ginagawa natin? Unti-unti lang. Kasi... Ano naman eh, parang ngayon, kailangan natin ng pabango, di ba? Okay. So, pero siya, inubos niya. Okay, ang daming preaching dito eh. So, ano daw ibig sabihin nun? So, interpretation dyan, common interpretation is, itong woman na to ay, sabi dyan, siya ay makasalanan. Actually, parang ito ay, sinabi dyan, no? Wala pala sinabi dito, sa dyan naman na tayo, sinabi doon kasi makasalanan yung babaeng yan. Okay? So, ang trade niya ay, yun nga, siya ay prostitute daw. Okay? So, ngayon, ang prostitute ngayon ay maintindihan mo ngayon, ha? Siya ay, kailangan niya talaga ng pabango. Bakit? Yan, nangaakit yan, eh. So, kaya ang picture daw niya, nung yan ay kanyang inubos, binuhos kay Jesus, ano yung sabihin nun? Yung sabihin nun, ayaw niya nang gawin ulit yung kanyang, yung ba, inubos niya lahat nung meron siya sa Panginoon. Iba naman, ginagamit doon sa giving, pwede rin. No? So pag nagbigay daw siya no si Mary Magdalene, kaya sabi rin doon sa isang gospel, andito na tayo. Ayan, no. Kahit saan pa makarating yung gospel, yung patotoo ni Mary na makasalanan ng babae, pero siya ay naligtas at inalay niya yung the best ng mayaalay sa Panginoon, yung patotoo niya na yun ay makakarating sa maraming tao. So that is a very good testimony. That is a very good testimony. Ito si Stephen, tindi nito. Lahat ng ginawa niya para sa Diyos. Ganda nun. No? Si itong babaeng to, pinaglingkuran niya yung asawa niya na naglilingkod sa Diyos. Walang reklamo. Masipag. Hindi ano. Godly woman. Yan ang magandang mabalitaan sa atin. Okay? At yan ay hindi nangyayari ng sandaling taon lang. Yan ay ginagawa. Pero ito, obviously, nagkamali ito ng mga tagal na panahon. So, at least, ginawa na lang niya yung magagawa niya at that time. Obviously, gusto nating patotoo yung bata ka pa, lingkod ka na sa Diyos hanggang mamatay ka. Yan ang maganda. Hindi ka manghihinayang doon dahil ang Panginoon naman, ang everlasting naman ay, diba, after nung pinagkita after end times, langit na yan, kung nauna ka man ngayon, no? At least na-enjoy mo yung langit. Yun yung inaano ng iba, eh. Ano kaya mas maganda? Sa langit o dito sa earth, new heaven and new earth? Siguro dito, kasi dito tayo nilagay, eh. Eh siguro maganda rin doon, di ba? Anyway, okay. So may sinasabi din sa Bible na better resurrection. Sabihin siguro noon ano. Ayun nga, iba-iba tayo, hindi na tayo pare-pareng rewards. So kaya itong si Mary parang humabol siya, no. Wala na siyang pagmamalaki pa eh. Marumi siyang babae. So makikita natin dito pinatawad pa rin siya, no. Ganun yung pagpapatawad ng Diyos. So, napagandang example ito sa mga pag nag-soul winning tayo. Hindi tayo namimili na,
Ito ba? Anong ginawa nito? Doon ako, medyo ilag ako sa mismo ngayon, nagiinuman, tapos doon ko misurvive na saan. Medyo ilag na ako doon, may mga aso, okay? Sabihin niya, mga iwas yan sa tao kasi, kaya ganyan eh. Alam mo, mga wala sa ano. Hindi naman lahat. Okay. Yeah, yan ang magandang ano ni Mary Magda, inalay niya lahat. Okay? At di natapos doon. So, dahil may gumawa ng mabuti, naku, hindi mawawala itong mga to. Pag may gumawa ng sobrang mabuti, heroic act, kumari, ganyan, napakaganda ang testimony. Kumari. Uy, nag-solwin ako. Nag-solwin din tayo. Tignan ka na ng kanina. Pag sila mismo, either hindi nila kaya, naiinggit, or ano. Diba? Ah, wala yan. Diba? So, ang ginawa dito nung, sabi dito, disciples, pero yung sa, again, sa John, tinuko yan, si Judas yan. So, siguro dito, yung ibang disipulo, medyo nadadala din ni Judas, di ba? Ano sinabi nila? But when his disciples saw it, they had the indignation, saying, to what purpose is this waste? Sayang naman yung sinayang mo sa Panginoon. Ano ka ba? At binigyan mo siyang konti. Di ba? Ito yung sinabi din sa dyan, kaya alam natin si ano to, si Judas, kasi sabi doon, ito na yung sinabi niya, sa, for this ointment might have been sold, dapat pinagbili natin, binigay sa mahirap. Ay, parang nagbibida to, eh, no? Tingnan natin kung sabi ng Panginoon. Okay, nagbibida ka, sige. When Jesus understood it, okay, hindi lang narinig, ibig sabihin, naintindihan niyo yung itong ka-hypocrisy nitong si Judas. And sabi dyan, he said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. Makita niyo yung turn of events doon? Ginawa siya ng mabuti, sinaway, huwag mo tiyago ng mabuti ang Panginoon. Nangyari ba yun? Ako parang ganun feeling namin sa office ngayon eh. Parang wala man lang bumati ng ano eh, parang tahimik eh, parang alam niyo yung ano. Yung tunog ng, ano, yung paggabi. Chirp, chirp, chirp. Ano ba? Hindi, cricket. Parang ganun eh. Parang sa halip na, uy, encourage ka, okay yan ah. Wow, Bible month pa lang yan. Every year, gawin natin yan. Hindi, wala. Kahit yung ibang ano ko siya, hindi mo alam kung naiinggit o na-convict o gusto kong ma-discourage. No? May namigay kayo ng Bible sa office. Ang tapang nyo ah. Gawin din natin ah. Di ba? Yung sanang in-expect mo pag meron siya nung ano eh, di ba? Tamang puso sa Diyos eh, pero hindi. Ang dami doon. Parang ano, wala lang. Hindi lang eh, nagalit pa. Yung nang inaabangan ko, inaanda ko na sa pag may biglang gumawin, nagalit doon. Ano? Kaling natin. Yun ang tinapik ko kanina. Kasi feeling ko na yung iba doon, natatakot din eh. Sina, ano, siyempre. Nakakatakot naman talaga, di ba? Pero, sila matakot, di ba? Okay. Ayan, so sabi dito, sinabi ng Panginoon, di ba? Magaling yung Panginoon. Again, opportunity to teach. So, dahil naintindihan niya yung itong ginagawa nitong si Judas at yung iba pang na nagaya sa kanya. Sabi niya, why trouble ye the woman? Ano yung trouble? Sabi, ba't niya siya, pinersecute tayo, may ginawang tama, tapos, huy, gumagawa ng tama. Ba't kayo nag-solve winning dyan? Diba? So, pinapamukha ng Diyos, may ginagawa siya tama, bakit niya pinapagalitan? So, kasi tayo minsan, pag ang Panginoon, minsan, di natin narinig minsan tayo pinapagalitan, wala na yung rebuke minsan. Yung parang kala mo, magbibida ka. Especially ito yung pinakano dito, yung nagbibida to eh. Nagbibida. Ang ibang kasyano, ganyan eh. Meron akong dati, nag-upis ako sa office. Sabi ba naman, isang Baptist din yun eh. Kaya mali yung sinabi niya. Kasi may nagtatanong sa akin. Sabi, pastor, ano po ba yung, ay, pastor nga tawag sa akin, pero hindi pa ako pastor, di ba? Sabi naman, ano po ba yung, nagtatanong lang sa Bible, sabi ba naman isa, huwag mo nang tanong eh, maniwala ka na lang.
Di ko alam gagawin ko eh. Sagot na ako tapos meron. Parang kampi sa akin pero ano, mali, di ba? Ang ganda nung ano eh, nagtatanong eh. Ang tao, doon na naniniwala pag nagtanong, na-fulfill mo yung desire ng kanyang puso at ang kanyang isip. Diba? 1 Peter 3. Pag nasagot mo yun, nabigyan mo sila ng hope na nasa iyo. Dahil doon sa sinagot mo, na maayos yung sagot mo, diba? Yung sabi mo, ah, wag mong pano. Ito parang ganito, nagbibida eh. Dapat binintayan, diba? Ayun, pahiya siya ngayon. Kaya sabi dito, sabi ng Panginoon, eh yan, mahirap na yan. Lagi namang dyan yan eh ako. Diba, hindi pa kayo nakikinig sa pinipreach ko? Kukunin ako dito, papatayin ako. So, in-emphasize ng Diyos na, ng Panginoon na, maganda yung ginawa ngayon ng woman. So, kahit sa atin ngayon, kunwari, may gumawa dito, kunwari, may ano. Iyoko na lang mag-ano, pero... Umari lang kasi nangyayari sa iba yun. Alam mo yung ginagawa ng iba, katulad ng mga ibang businessman daw. Pag talaga na-bless, nakita niya yung kalooban ng Diyos eh. Tapos, di nag-donate ngayon ng ano. So, biyan, tanga naman ito. Ba't ba sa Diyos binigay? Dapat ginamit mo na lang. Pero minsan, di ba? So, tayo nag-design ng gano'n. Pero minsan, nandun talaga yun eh. Kahit nga ng book sa Acts eh. Ganun ginagawa nila eh. Sinesequester naman yung mga lupa natin. Ibigay na natin. Benta na natin ito. Gamitin sa Panginoon. Diba? Ganun ang ginawa nila. Hindi masama yun. So ito, binigay niya lang sa Panginoon. May nagalit pa. At yung mga nagalit dito, yung mga nagbibida. At napahiya sila. Kasi hindi nila nakita na yung pagkakataon eh. Napagandang pagkakataon. Especially kay Mary. Na ipakita niya yung paglingkuran niya yung Panginoon. Kasi wala siya. Wala nang magagawa ako. Yung mga prostitute niya, walang pagmamalaki, walang pera yan. Walang pamilyang maaari siya, walang future yan. Siguro, yun na lang na yun niya. Mapasaya ko man lang ang Panginoon ng isang moment na ang bango-bango, di ba? Bango na, sabi doon sa isang gospel, ay pambira yung buong kwarto. Ay, ibuhos ba naman eh? So, talaga ang bango. So, parang yun ay, ayan, nasabi dito, for in that she poured his ointment on my body, she did it for my burial. So, gano'ng sinasabi niya, di ba, minsan magpatay na, saka mawalayan ng bulaklak, sabi nga nila, itong galing. Awo, nakita niya na yun. Siguro, nakikinig din siya eh. Disciple din siya eh. Eh, ngayon ko naalayan ng Panginoon. Naamoy niya pa. Di ba? So, ngayon, namuda na ng mga pabango eh. Yan, kaya sinabi dito, ngayon, yung testimony ni Mary Magdalene ay yun naman ay in-honor siya ng Diyos in this way na pinangako na yung talagang patotoo niya ay makikita. So, na-bless ba kayo kay Mary Magdalene? Ang duming babae niya. Kaso nga, nagtapat siya sa Panginoon. Nung panahon na siya inaligtas, ginawa niya yung tama at binigay niya yung may bigay niya. Kung ano may bigay niya ako, madalas naisip ko sarili ko yun eh. Sabi ko, tanda ako ng pastor. Ano magagawa ako? Nagawa pa ba ako? Ah, hindi ko naisipin yun. Gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Magagawa mo pa. Diba? Kahit ng konti natin, pag tinitingnan ko, ni-review ko yung ano natin. Natatouch ako sa inyo eh. May potential tayo. Kung tayo magpapatuloy. Talagang ano, yun ang dream ko. Itong church kahit maliit, palakas ng palakas, pa dami ng kahit konti lang. Pero yung mga natitira dyan, yung mga core dyan, pambira kayo sa mga ilaban, di ba? Magandang testimony. Sana ganun tayo. Amen? Amen. Yan, binigay niya sa Panginoon hanggang mamatay na siya. Ano sabi ng Panginoon? Mamatay ako, anong iaalay niyo sa akin? Ito, nag-aalay siya, tapos kayo, ito, trouble niyo pa. Okay, so pwedeng ano yan, preaching against sa atin. Huwag nating sasabihan yung ibang tapag may ginagawa ng mabuti. Ay, soul winning naman kayo? Naiingit ako sa inyo, pero kunwari hindi. Kunwari, mas magaling pa rin ako. Ay, di ako nag-soul winning. Yan, so dito na nabanggit si Judas. Tapusin na natin doon. Ano kasi yung, ito na yung ano eh. Ito na yung kina-climax nun eh.
So be like Mary. Nako, ewan ko, ilang sermon na narinig mo about Mary Magdalene. Mag-asawa ka eh. Hindi ko alam, magagaya ko ba itong mga ganyang preacher eh. Kasi talaga, andun na lahat eh. Ang yaman sa katotohanan at pagpapala ng ginawa ni Mary. Ang dami ngayon, Mary. Diba? Mary Ann, Mary Jane, Mary Ann, Mary, lahat na Mary. Kasi maganda yung kanyang ano. Okay, doon muna tayo. So, pag munihan natin, bubulay-ulay natin yung testimony ni Mary. Kahit babae siya, amen? Babae yun, ano, lalaki, ano, hindi. Walang pinipili ang Diyos kahit yan. Wala siyang nagawang, hindi siya hero, hindi siya nakangkerol. Kaya yung testimony niya, umalat. At hanggang ngayon, ginagamit siya ng mga preacher, ng church. Magkukuhaan natin ng inspiration. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa kwento, Lord. Ng Matthew 25, Panginoon, na natuto kami, Lord, about your second coming and the millennial reign. Ng iba po ay hatiin at pahusgahan ang mga dapat husgahan at mapapajustify, Lord, that may justify. Nakita namin ang end times, Lord, may inspiration sa amin to as we look forward to this event na ikaw po ay matagumpay. At ganun din po, manambalatayasin, of course, ay may matagumpay at mag-erect ng rewards. Ayan din po yung pala, Lord, sa aming nabasa, Lord, about Mary, kung paano siya po ay sa dulo na kanyang buhay ng kayo po sa inyong earthly ministry na siya po ay naglingkod sa inyo ng hindi matatawaran. So we pray na makita namin yun as an inspiration, Panginoon, na pinuri niyo siya dito at na-expose din po yung mga naiinggit na hindi naman sana kami maying ganun. Makita namin paglilingkod sa inyo ay hindi namin makasobra, hindi ka namin pwedeng sumobra ang aming paglilingkod sa inyo. May pray na kayo po yung katabayan. Lagi, maraming salamat po sa church na ito, Lord. So we look forward na ma-organize, Lord, as soon as possible. Pray na kayo po mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.